game all throughout the call. Ang second set nga ay 13 points na si Gemma Galanza, samantalang si Aya Laure ay nakakalimang puntos pa lamang. At ang average nga ng ating Queen J ay nasa 78%, samantalang ang kay Aya Laure naman ay sobrang baba mga ka-sports sapagkat 22% lang ito. Dito mga ka-sports natin dyan, makikita talaga natin na mas malakas talaga si Gemma Galanza kung ikukumparangan natin kay Aya Laure. Kaya't mga ka-sports natin dyan, malaki talaga ang tsansa ng ating Queen J na makamit niya kaya ang MVP sa paparating nga na championship battle. Sabagkat nga, dyan nga ibibigay ang kanilang award. Pero syempre mga ka-sports, alam naman natin na may kalaban si Gemma Galanza. Walang iba nga kundi si Sisi Rundina na talagang nagpakita kanina ng gilas kung saan nga pinadapa nga nila ang Signal HD Spikers at hindi man lang nakapanalo kahit isang set ang nasabi nating Signal. Pero sa kasalukuyan rin naman mga ka-sports na harapan naman ng Cherry Tigo versus nga ng Creamline ay hindi nga rin pinaporma ng ating Queen Gemma Galanza ang kupunan naman ni Aya Laure kung saan nga pinadapa nga nila ito mga ka-sports natin dyan sa loob lamang ng 3-set run. At syempre, tutuloy-tuloy na po ang ating Creamline Cool Smashers sapagkat meron na nga silang advantage para nga sa Battle for Gold or sa semifinals. At sure naman tayo dyan mga ka-sports natin dyan na talagang pasok na pasok dyan ang Creamline sapagkat nga flawless talaga ang kanilang games at wala pa nga sa kanilang nakakatalo kahit isang team lamang mga ka-sports. Sino kaya makakatalo mga ka-sports natin dyan sa Creamline? Choco Mucho na ba makakatalo sa kanila or Signal HD Spikers sa harapan? Sapagkat nga waiting na lang ang ating Creamline Cool Smashers para nga sa Battle for Gold. At syempre may kakaharapan naman sila dyan pero sure na tayo dyan na sila na talaga dyan ang pasok na pasok sa Battle for Gold. At syempre mga ka-sports, napahirapan talaga nila ng gusto ang Cherry Tigo at kitang kita kasi natin na parang hindi ngayon humataw nga ng gusto ang ating Aya Laure kung saan nga mga ka-sports natin dyan ay hindi natin masyado naririnig ang kanyang pangalan. Bagkus ang kanyang kapatid naman na si EJ Laure naman ang nakipagpukpukan nga ngayon kontra sa Creamline. Sayang mga ka-sports natin dyan, ano, hindi nagsasabay talaga si Aya Laure at EJ Laure sa kanilang games na maganda. Actually mga ka-sports natin dyan, may laban naman sana ang Cherry Tigo kontra nga sa defending champion na Creamline Cool Smashers. Kaya nga lang talagang pagsaduluhan ng laban ay parang ang nanghihina na itong Cherry Tigo or kinakabahan ang kanilang mga players. Syempre mga ka-sports, sa tingin ko talaga ay kulang pa talaga sila sa push sapagkat nga wala pa sila masyadong experience, hindi gaya nga ng Creamline Cool Smashers ay matagal na nga silang magkakasama. Siguro baka next conference or sa mga susunod pang conference, baka talunin na rin nila ang Creamline. Pero sa ngayon talaga ay hindi pa sila papalag sa Creamline sapagkat kulang pa nga talaga ang Cherry Tigo. Siguro next conference baka kumuha na naman sila ng mga bago nga na players at may pasabog ang Cherry. Syempre mga ka-sports, handang-handa naman dyan ang Creamline kung sakasakali naman na sa susunod na conference ay mag-recruit na ang kanilang mga makakalaban na team ng mga malalakas sapagkat ang Creamline ay sadyang malakas na rin mga ka-sports. At syempre mga ka-sports natin dyan, tuwang-tuwa talaga ngayon ang karamihan ng mga fans nga ng Team Good Vibes sapagkat nga panalo na naman ang kanilang kinahangaan na Creamline Cool Smashers sa score nga na 21 at 25. Talagang hindi nga dito mga ka-sports natin dyan pinapalag ang Cherry Tigo or hindi sila binigyan ng kahit konting kumpiyansa or pag-asa na matalo nga nila ang Creamline. Dahil dyan mga ka-sports ay talagang happy-happy ang karamihan ngayon sapagkat nga tinalo nila ang team nga ni Aya Laure. Gayunpaman mga ka-sports, hihintay na lang natin ang final 3 kung sino ang papasok at kung sino ang makakalaban
ng Cream Line. Yan yung una ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much.